O yun, simplihan lang natin mga kadanlak, no? Welcome sa aking channel, no? Boy Danlak Official. Alam kong bago ka pa, kaya mag-subscribe ka na at pindutin yung notification bell. Pleng, pleng, pleng. So ito, advice at payo ko lang sa lahat ng nagmamahalan dyan. Ito ah, huwag na huwag niyong gawing perpekto ang isang relasyon. Huwag niyong pilitin, ngumiti at maging masaya kahit hindi naman totoo, okay? Dahil ang totoong nagmamahal, handang hamakin ang lahat, gawin ang lahat, mapasaya ka lang. Okay? Harapin nyo ang bawat problema, mga bagay na hindi kayo nagkaintindihan. Yun ang dapat nyong pag-usapan. Dahil, tandaan nyo mga kadanlak, ang pinuputol problema, hindi ang relasyon. Ganon yon. Kasi mga kadanlak, kapag pinilit nyong ngumiti at maging masaya o maging perpekto ang inyong relasyon, mas dun kayo madalas mag-away. Okay? Kasi, nakikita kasi ako na kapag nag-aaway sila sa ito, tulad nito, simpleng araw, nag-aaway sila, pinapalipas nila. Kasi, umaasa sila sa salitang, ah, mamaya na lang. Mainit pa ulo niya, kaya palalamigin ko muna, mamaya na lang kami mag-usap. So, hindi sila mag-usap. Yung tipong, halos hindi nyo nakilala ang bawat isa, mga kadanlak. Kahit nasa isang bubong kayo, nasa isang bahay lang kayo, hindi kayo nag-uusap o hindi nyo pinag-usapan yung bagay na pinag-awayan nyo. Kasi ang mga babae, mga kadanlak, sensitibo yan. Kapag once yan naghinala o may sinasabi yan na hindi maganda o sa asawa nila o sa boyfriend nila, malamang sa alamang, alam nila kung anong ginagawa nating mga lalaki. May ginagawa tayong hindi nila nagustuhan, kaya nila sinasabi ang mga salitang hindi natin dapat marinig. Okay? Ang mga babae kasi, madalas yan manghinala. Ang babae, mabilis yan magduda. Pero kadalasan sa mga duda at hinala nila, totoo. Ganun yon. Kaya kunyari, nag-away kayo, sa simpleng away lang, dapat pag-usapan nyo. May nagawa ba akong mali? Ano ba yung mali na nagawa ko na ikinagalit mo? Ganon. Para ma-open nyo yung bawat isa. Pakinggan mo yung panig niya, pakinggan niya rin yung panig mo. Para nang sa ganon, pagkatapos niyang magsalita, kung ano man yung gusto niyang sabihin sa'yo, na gusto niyang baguhin na nasa ugali mo, o yung pambababae mo, o yung may mga babae kang kachat, ka-text, ka-call. Para nang sa ganon, alam nyo kung anong dapat nyong gawin, at alam mo rin kung at hanggang saan ang limitasyon mo sa pag-ibig, lalo na't may asawa ka na o pamilya ka na. Yun yun mga kadanlak. Yung side naman niya, tanungin mo rin kung may problema ka sa kanya, kung may pinagsilusan ka, kung may bagay ka na hindi mo gusto na ginagawa niya, sabihin mo rin sa kanya nang sa ganun para yung mga mali na nagawa niyo, pinag-usapan niyo ng maayos, yun ang dapat itigil. Okay? Maraming away kaysa sweet na moment. Ganun yun. Tama ba? So yun yung mga kadanlak. Simpleng bagay lang. Mag-usap kayo. Ito ha. Huwag na huwag nyong gawing matulog na may galit sa isa't isa. Hindi nakakaganda sa isang relasyon yun mga kadanlak. Lamat yun. O baga, virus yun sa mga taong nagmamahalan. Okay? Kailangan, bago kayo matulog, pag-usapan nyo yung problema na dapat nyong pag-usapan, tapusin nyo na sa isang araw. Para nang matulog kayo, maganda ang tulog nyo, mas maganda ang gising nyo. Pangit naman yung matulog kayo na may problema kayong dala-dala. Bukod sa napupuyat ka na, yung isip mo kung saan-saan na napunta. Tapos pagkagising mo sa umaga, alam mo nagkagalit kayong dalawa. So hindi ka pa nga nakabangon, may galit na nararamdaman ka sa puso mo. Dahil nga, iniisip mo lagi, ano kayang ginagawa ng mister ko? Ano kayang ginagawa ng misis ko? So doon pa lang, panibagong araw, panibagong away na naman. Lalo na't may anak kayo, kawawa naman. So yun lang dapat mga kadanlak, no? Alam ko hindi tayo perpektong tao at lalong walang perpektong relasyon sa mundong to. Magiging perpekto lang yan kapag hinarap nyo ang mga problema na dapat nyong pag-usapan. Itigil yung mga maling nagawa at huwag nang ulitin pa. Sayang naman yung pinundar mo na pamilya, sayang naman yung pinundar mo na pagmamahal. Tandaan nyo, sa mundong to, walang gumagawa ng bahay na bubong ang nauna. Simpleng salita lang, ganito, simplihan ko na lang para maintindihan nyo. Sa mundong to, walang anak na kayang gumawa ng magulang. Magulang lang ang may kakayahang gumawa ng anak. So yun lang makadanlak, logic words yun. Pag nag-kitchen yun, alam nyo na. So yun lang, thank you.